Kumusta mga kababayan? Long time no see. Sorry, di tayo nag-update sa ating vlog kasi sobrang busy sa work. So it's been our 6 months here in Canada and masasabi ko na so far so good, especially in terms sa pagpapaaral o pag-aaral ng mga bata. So in this vlog, isi-share ko sa inyo ang tungkol sa pag-aaral ng mga bata dito sa Canada. Well, ito kasi yung kagandahan dito sa Canada, libre ang education. So wala ka at all babayaran. So quality education, no cost pa, no tuition fee. Sulit na sulit ang pag-stay dito sa Canada, especially when you are with your kids, when you are with your family. Well, si-share ko lang din, nandito tayo, nag-aantay tayo ng school bus nila. It's almost 3:30, so ganyan ang oras nila dito sa school dito sa Canada. From 9 o'clock all the way to 3:30. So nag-i-school bus sila kasi medyo malayo yung residential area namin doon sa school nila. Well, school bus, wala rin bayad. So yun pa yung isang maganda dito sa Canada. Plus, ang mahalaga doon, nag-e-enjoy yung mga bata, nai-improve nila yung communication skills nila, pati social skills nila kasi marami silang nakikilalang mga bagong kaibigan nila, marami silang na-explore na mga bagong activities. Ang kagandahan kasi sa mga activities nila dito sa school sa Canada, student-centered. So talagang makikita mo doon yung involvement ng mga bata. So hindi lang si teacher yung nagsasalita sa harapan. Everyday maraming may mga kinikwento sa akin yung mga anak ko na marami silang mga activities na ginawa. At syempre ma-observe mo din yun pag pumupunta ka sa school nila. So kung may plano kayo na pumunta sa Canada, well, in terms of education sa mga bata, if you're with your kids, masasabi ko na sulit yung pagod mo para sa kanila. So no doubt na maraming families mula sa Pilipinas, mula sa ibang bansa na nagde-decide na pumunta rito kasi yun nga, free ang education at higit sa lahat nag-aaral yung mga, nag-e-enjoy yung mga bata. Isi-share ko lang din sa video na ito kung ano yung diskarte namin ng misis ko kasi pumunta kami dito, a family of 4. So mahirap dito, yun lang. Wala kang mga malapit na kamag-anak na maaaring mag-alaga sa iyong mga kids kung halimbawang nasa work ka. So ang diskarte namin, ang ginagawa namin is that yung work ko ay from 11 to 7 ng gabi. So 11 p.m. all the way to 7 a.m. So I work as a night auditor sa hotel. Well, bukod sa mga hotels, marami ring mga night shifts na mga trabaho. Mag-search ka lang sa indeed.ca. So ang ginagawa ko, natutulog ako sa tanghali. Wala akong magagawa kasi walang kamag-anak na malapit na maaaring mag-alaga sa mga bata ko. So si Mrs. din ay student, may part-time work din siya. So that's the best schedule na swak na swak kapag may kids ka dito sa Canada.